frenemies o magkaaway na kunwari magkaibigan. Ganito inilarawan ng mga pulis ang relasyon ng pinaslang na modelong si Julian Rodelas at ni Althea Altamirano na isa sa mga di manoy mastermind sa karumal-dumal na krimen. Naungkat din ng PNP ang mga larawang ipinost ni Altamirano kamakailan para raw pagtakpan di mano ang kanyang partisipasyon sa krimen. Live mula sa Quezon City, my report, si Salima Refran. Salima? Jessica, eksakto isang linggo na nga na matagpuan ang pinagbabaril na katawan ni Julian Rodelas dito sa Quezon City. Ang kanyang kaibigan at ngayon, pangunahing suspect na si Althea Altamirano, puno man ang pagsisisi, hindi na maibabalik ang buhay ni Julian. Nagsimula ang pagkakaibigan ni na Julian Rodelas at Althea Altamirano nung high school pa sila sa Las Piñas. Pero nitong nakaraang taon lang sila naging malapit sa isa't isa. Si Althea matagal nang nagmo-model at minsan naging bahagi pa ng online version ng isang men's magazine. Pagmo-model rin ang pinapangarap ni Julian, kaya di na siya nagdalawang isip pa na magpatulong sa tinuturing niyang idolo. Kaya naman kinagulat ng marami ang balitang isa si Althea sa di umano'y mastermind sa pagpatay kay Julian. Frenemies, yun ang tinatawag na friends kayo in the outside pero in inside enemy kayo. Alam mo naman ang kaibigan eh, minsan may kaunting tampuhan. Pero di naman siguro aabot na kailangan ipapatay mo yung kaibigan mo. Na halos nga kung titingnan mo, lahat ng picture nila halos magkapalit na sila ng mukha eh. Sa Facebook fanpage ni Althea, makikita ang ilang larawan ng dalawa. Pinost daw ni Althea mga ito noong November 10, ang araw din na nagpa-interview siya sa GMA News. Ayon sa pulisya, tila gusto raw palabasin ni Althea na mabuti at matalik silang magkaibigan para hindi siya maisipan ng masama. Ang nakapagtataka pa, kalaunay nawala ang page ng suriin na tumuli kaninang umaga. Muli namang tinanggi ni Althea na may kinalaman siya sa pagpatay sa kanyang tinuturing daw na kambal. Hindi ko po alam na ganun yung gagawin nila. Sorry po, alam ko po kahit anong sorry ko, alam ko kasalanan ko. Wala na rin maging ang Facebook account ang nobyo ni Althea na si Fernando Quiambao Jr. o JR na isa rin sa mga tinuturong mastermind ng krimen. At sa pagkuha ng kanyang mugshot at fingerprints kanina, pinili ni Quiambao na manahimik. Kayo yung sinasabi ni Waraji na nag-hire daw ng mga tao? Hindi po totoo yun, sir. Dati na rin nasangkot si Quiambao sa mga kasong frustrated murder, carnapping at robbery noong 2002. Pero na-dismiss din ang kaso noong 2007. Patuloy naman ang manhunt operations sa iba pang suspect na sina Efren Talib at alias Aldos. Sila ang tinuturo ng isa pang suspect na si Jamar Waraji na bumaril at di umano'y nanghalay daw kay Julian. Jessica, sa Sabado na nga ililibing itong si Julian. Pero ngayon bantay sarado ng mga pulis at ng mga taga-barangay ang burol nito. Kaninang umaga kasi may mga kahina-hinalang lalaki ang dumalaw sa kanyang burol. Panandalian lang daw itong tumingin at mabilis na umalis. Kaya naman na nangangamba ang kanyang pamilya. Jessica? Okay. Salima, I think napaka-disturbing talaga nitong kasong ito. Dahil magkaibigan na may alitan na kung papaniwalaan ang theory ng pulis, no? Ito ring si Althea ang nagplano ng ang sabi niya yata para maturuan lang daw ng leksyon itong si Julian. Tama ba? Tama ka dyan, Jessica, no? Parang telenovela itong nangyaring storya kay Julian, no? Itong kaibigan niyang si Althea. Ang sinasabi meron daw chinichismis tungkol sa kanya, kaya naikwento doon sa kanyang boyfriend na si JR. At sinabi nga nitong si JR na turuan natin ng leksyon. Pero ang giit nitong si Althea, hindi naman daw niya sinabing yun na nga ipapatay ito. At sinabi nga lang daw na turuan lamang ng leksyon. Jessica? Okay, pero pag ita-timeline yung mga ginawa nitong si Althea sa Lima, medyo merong hindi mga consistente, no? Supposedly, ewan ko kung accurate yung nabasa ko na supposedly si Althea ang nagsabi kung nasaan sila at the time na na-abduct itong si Julian, and then pinost niya yung pictures the day before, and then later on niya na lang sinabi niya pala dun, di umano, dun sa kanyang boyfriend na may masamang ginagawa itong si Julian sa kanya, at sabi nung boyfriend maturuan ng leksyon. So parang merong hindi consistent, diba?
maraming inconsistencies dun sa mga sinabi nga nitong si Althea, no? Unang-una, siya yung kasama, nanood ng sine, tapos naglakad sila papunta doon sa World Trade Center. Tinext pa niya, inamin niya ito dun sa ating interview sa kanya, na tinext niya yung boyfriend niya si JR kung nasaan sila. Pagkatapos nun, dinukot, ayon naman dun sa isang suspect na si Jamar Waraji, dinukot nila at alam itong si Althea na dudukutin nila itong si Julianne. Kaya naman na yun pa lang, no, maraming sinasabi, syempre in defense na lang daw sabi ng pulisya, pero yun nga, malakas itong sinabi nitong si Jamar Waraji kung paano nangyari yung krimen na yan, Jessica. Okay, but then again, learning from past police cases na ganito, no, mahirap talaga minsan pagtiwalaan yung sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, yung testimonial medyo hindi matibay na ebidensya kung minsan. Ang importante dyan yung physical evidence na tinatawag, yung forensics. Yun ba naman pinagtutuunan ng pansin ng ating mga otoridad? Actually, Jessica, physical evidence yung una nilang pinagtuunan ng pansin. At yung resibo na nakuha dun sa plastic bag ng burger at fries na hawak-hawak pa ni Julie anong nakita siya na patay na nga sa kubaw, yun yung naging susi kung paano nga natuntun itong mga suspects. Dun kasi sa resibong yun, nung isang fast food chain, nakasulat yung oras kung kailan binili yung burger at fries na yon, at mula sa CCTV nakita kung sino yung bumili na yon, at yun nga, at nakilala na nila na si JR Kiambao, and later on na trace nila yung pati yung sasakyan niya, yung sinasabing 505 na nakita ng mga saksi na dumaan nga raw malapit dun sa area na pinagbagsakan nung katawan. Itumugma din dun sa sasakyan na Black Montero na siya mismo ang nagmamaneho, na nakapang ngala naman dun sa kanyang ina. So very strong yung part na yon ng ebidensya na talagang mula dun sa resibo hanggang sa LTO verification, ina-iconnecta. Okay, hindi ngayon tugma itong salaysay ni Althea at nung kanyang boyfriend. Paano kaya yon? Jessica, ang basa ng pulisya dito, naglalaglagan na itong magkasintahan. At paminsan-minsan nga yung napapansin natin pag inihaharap sila, katulad ng press con, noong Linggo, iniharap sila sa amin, medyo magkahiwalay na itong magkasintahan, hindi na sila nagtatabi. So yun ang tingin nila, naglalaglaga na, sabi nitong si Althea, si JR, ang nag-isip ng lahat, pero syempre, may alam siya dun sa nangyaring ang pagdukot. Okay, maraming salamat sa Lima Refrain.